Hi guys, welcome to my channel. In this episode, ay papakita ko sa inyo kung paano pumunta sa Macau from Hong Kong International Airport. Let's go! Kung hindi ka pa nakasubscribe, ay pasubscribe naman sa ating channel, mga katropa. Maraming salamat. Isa pala akong OFW, mga katropa, at magwo-work nga ako sa Macau. Para makapunta ka doon, ay kailangan kong sumakay papuntang Hong Kong International Airport. At mula doon ay sasakay ako ng ferry papunta ng Macau dahil wala pang direct flight papunta doon. May dalawang option para pumunta ng Macau mula sa Hong Kong International Airport. Ito ay by bus pero dadaan ka pa sa immigration ng Hong Kong. Mas okay naman kung by ferry dahil diretso Macau ka na at hindi mo na kailangang dumaan sa immigration ng Hong Kong. Ang binook kong flight ay Manila to Hong Kong. Mula Manila to Hong Kong, ang biyahe ay 2 hours. Wala rin pagkakaiba ang time zone ng Hong Kong at Pilipinas. Pagdating natin sa Hong Kong International Airport, ay makakakita na kagad tayo ng mga signs. Susundan lang natin ang sign na Macau Ferry. Medyo mahaba-haba at ilang minutes na walk din dito. Meron namang walking escalator para mas mabilis ang ating paglalakad. Ang sakayan ng ferry papunta ng Macau at iba-iba pang mga probinsya ng China ay bago mag-immigration ng Hong Kong. Ang kailangan lang natin ipakitang requirements ay ang ating boarding pass. Kung meron tayong check-in baggage, ay ipapakita rin natin ito sa kanila at diretso na itong ilalagay sa ferry papunta ng Macau. Limited lang ang ferry ngayon papunta ng Macau at ang nakuha ko ay 9:45 AM papunta ng Macau Taipa Ferry Terminal. Bago tayo makapunta sa mismong ferry terminal ay magte-tren tayo mula sa Sky Pier na located dito sa ferry boarding. So mula sa Hong Kong International Airport ay magte-tren papunta ng ferry terminal papunta ng Macau, China. Ang tren na Sky Pier mula sa Hong Kong International Airport ay halos less than 5 minutes nasa ferry terminal na tayo. Isang maliit na tren lang ito na nag-a-accommodate para sa mga pasahero ng ferry. Makikita rin natin sa screen kung saang gate tayo. At makikita rin natin ang magbiyahe ng iba-ibang ferry papunta sa iba-ibang probinsya ng China. Pero tayo ay papunta sa berth number 5 dahil tayo ay papunta ng Macau, China, Taipa. Ang presyo nga pala ng ticket ng ferry mula Hong Kong papunta ng Macau ay 270 Hong Kong dollars. Tara, boarding na sa ferry at pupunta na tayo at susundin lang natin kung saan ang ating seat number sa ating ticket. Para sa mga kabayan natin na lalabas ng bansa at gusto pa rin nating magamit ang ating internet, ay pwede tayong mag-load ng RoamSurf 999 valid for 3 days na may 5GB para sa mga Globe prepaid SIM card. Meron din ito sa Smart, check nyo lang kung ano ang data na package na ino-offer nila. Kung wala naman kayong roaming internet, ay huwag kayong mag-alala dahil marami ring free wifi mula sa airport natin sa Manila, Hong Kong at Macau. Ladies and gentlemen, welcome aboard Turbojet. Our destination is Macau Taipa Ferry Terminal. The journey is expected to take about 1 hour. For your own safety, please remain seated with your seatbelt fastened throughout the voyage. Please review the abandoned ship procedure card in the pocket in front of you. The card provides instructions on vessel evacuation and how to use the life jackets located under your seat. In the event of an emergency, please remain calm and seated and follow the instructions given by your cabin crew. Please note that government regulation prohibits smoking on board this vessel. Have a pleasant journey. So mahigit isang oras ang biyahe ng ferry mula Hong Kong papunta ng Macau. Pagdating naman natin ng Macau, ang kailangan lang nating i-ready ay ang ating boarding pass at ang ating passport. Meron nga pala tayong automatic visa na 30 days kapag nag-enter tayo sa Macau. Pagdating sa immigration ng Macau ay pipila tayo sa visitor. Ihanda natin ang ating passport at ating boarding pass. Pwede rin tayong magdala ng ating COVID negative result. Pero nung ako ang dumating nitong February 2023 ay hindi naman ito hiningi ng immigration. At nabigyan naman agad ako ng automatic 30 days tourist visa. So andito na ako sa Macau guys. Unang-unang kailangan natin ay ang Macau bus card para magamit natin sa pag-travel natin dito sa Macau sa pagsakay ng bus.
Ang presyo nito ay 140 MOP at may load na to na 100 MOP. At pwede natin itong ipambili sa grocery at pambayad sa bus. Bawat bus stop sa Macau ay may ruta at number ng bus. Pero pwede rin tayo mag-download ng Macau Bus App para mas makita natin at mas madali nating matuntun kung saang bus ang kailangan nating sakyan at kung saan tayo papunta. So ayun guys, biyahe muna ako at balitaan ko kayo dahil magsisimula pa lang ako ng work dito sa Macau. If you have some comments or suggestion, just leave it at the comment section. And don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli, mga katropa!